Mabuhay! Ako muli si Jason T. Asuncion at magandang araw sa inyong lahat. At muli, may bago tayong tutorial na gagawin. Bago yun, magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga nagla-likes, sa mga nagko-comments. Salamat sa inyong mga requests. Kung hindi ko man po masagot yung mga request nyo kagad, hindi ko magawa yung mga request nyo, things are medyo marami rin pong ginagawa. Pero gagawa po natin ng paraan na magawa lahat yan. So sa mga comments rin, kung di ako makasagot or mga questions, di ako agad makasagot, pasensya na po. Pero huwag kayong mag-ala. Gagawa tayo ng paraan para magawa natin lahat yan. Okay? At ngayon, meron tayong bagong lesson about to sa data grid and MS Access. Kung paano i-connect yung MS Access database sa ating data grid, okay, using ADO connection. Last time kasi kung nagkakamali daw yung ginamit natin, no? So ngayon ADO or ActiveX data objects, no? Pipilitin natin na maging codeless as much as possible. Okay? So papakita ko muna sa inyo yung database ko. Okay? So ito yung database na gagamitin ko, no? Exercise MDB. Okay, sa access database, so mayroon tayong table as info. Okay, so mapapansin niyo meron tayong tatlong files dito, si Joe, John, and Jimmy. Okay? Kaya ako pinakita sa inyo para malaman natin kung nakakonekta na tayo. Makikita natin itong mga laman ng database na tumamaya doon sa data grid natin sa Visual Basic. Okay? So, close ko na sandali dito. Then, magbubukas tayo ng Visual Basic 6.0. Okay, standard X. Okay. So, ang unang-una ko munang gagawin is lalabas ko muna yung ADO control. Okay? So, hindi kasi default part ng toolbar yung ADO control, no? So, right-click lang tayo sa may toolbar, then components. Okay? Then, ayun siya, Microsoft ADO Data Control 6.0. Paki-select lang, apply. Okay? So, lalagyan ko siya ng ADO dito. Okay, so ito siya, no? Okay. Next na gagawin ko is ilalabas ko yung data grid kasi yung data grid is hindi rin default na parte ng toolbars ng Visual Basic. So, same. Right-click. So, may toolbars, components. Okay. So, hanapin ulit natin na yung Microsoft. Data grid 6.0 rin. Apply. Close. Okay. Okay. So, yan. Okay. So, yun yung gagawin natin. Okay. Tapos, magdadagdag tayo ng tatlong text boxes dito sa ilalim. Okay. Try natin gawin to. Yan. Okay. Then, sa ilalim ng text boxes, maglalagay ko ng mga label. Okay. Para mabilis. Pag nag-copy-paste kayo ng label, siguraduhin nyo na wag nyo gagawing control array, no? Mas mahihirapan kayo. Kundi kayo sanay sa array. So, pag sinabi niyang you already have a control label 1, do you want to create a control array? Dapat no. Okay? So, lalabas yung next na label. So, pwede tayong mag-copy-paste ng label, no? Ang ano lang, wag nyo lang agad, wag nyo lang i-yes yung pagiging control array niya, no? Lalo na't di kayo sanay sa control array. Okay? Doon sa mga label na yun, pasi label 1 lahat yung nakasulat, no? Sa captions nila, no? Pero, kahit label 1 yan, pag pinindot mo yung bawat label na yun, iba-iba yung pangalan pa rin nila. Okay, yung captions lang yung pare-pareho. So, sa label 1, sa may ilalim ng text 1, lalagyan ko lang ng yung caption yung papalitan ko ng okay, first name. Okay. Sa label 2, sa ilalim ng text 2, lalagyan ko lang yung papalitan ko yung caption niya ng this is middle name. Okay, middle name. Then, yung sa label 3, sa ilalim ng text 3, okay, papalitan ko lang ng last name. Okay, yan. Okay. So, yan na. Yan yung mangyayari. So, mangyayari is lalabas lahat yung laman ng database dito sa data grid na to. Then, isa-isa, yung first name, middle name, and last name lalabas naman sa mga text boxes na to, no? So, habang nag-move tayo ng ating ADO control, okay, so bumababa yung cursor dito sa may data grid at the same time napapalitan yung laman ng mga text boxes. Okay? So, ganito yung gagawin natin.
So, sa ado control natin, so i-click lang yung ado natin, no? Then, pupunta ako sa connection strings. Okay, so pinindot yung connection strings, may lalabas na ellipsis, no? Pakipindot lang yung ellipsis. Then, use connection string, then pakipindot yung build button. Okay, ang gagamitin ko na connection yung Microsoft Jet 4.0, no? DB provider. Then, in-next natin. Okay, so dito, sabi niya, select or enter a database name. Mas magandang hanapin mo na lang kahit alam mo yung pangalan database mo. So, pakipindot ulit yung ellipsis. Ayun siya, oh. New folder 6, then exercise MDB. Click ko lang yon. Okay. Dahil wala namang password yung database natin, no, buburahin ko lang itong ano, nakalagay na username admin. No. Then, para malaman ko kung konektado na ako, pwede ko pinitin itong test connection button. Okay, yun. Sabi niya, test connection succeed. Ibig sabihin, konektado na tayo kaagad dun sa database natin, no, kahit hindi pa tayo nagtatype ng code. Okay? So, pag pinitin itong okay button, okay. Then, okay. Apply. Okay. Dito sa may property page na to, pansinin nyo yung record source, no? Yung tab na record source. Pakipindot lang yun. Then, pagpindot nyo na lalabas ng command type. Okay. Ang gagawin natin sa command type, okay, pipiliin natin is itong table, no? Command table. Okay. Then, dito sa may table or stored procedure name, lalabas lahat ng pangalan ng mga tables na nakasave sa database na yon. Okay, so far, ang pangalan, isa lang ang database natin doon, yung S-info, di ba? So, pipili ko na S-info, then apply. Okay. Okay. So, konektado na yung ado natin doon sa database natin. Ang hindi pa konektado, yung data grid natin, hindi pa siya konektado sa database. Okay? So, ang gagawin lang natin, pipindutin natin yung data grid natin. Pupunta tayo dito sa may data source. Okay, kaya-click ko na yung data source, no? Automatic lalabas yung ado. Yan lang kasi yung available connections na meron. Then, sa data member, okay? Okay, actually, automatic na. Dahil hindi natin kailangan data member kasi sinabi natin kanina kung ano yung ilalabas nung ado connection natin, which is yung table na S-info. Okay? So, let's try. Pag nirun ko to, dapat itong data grid, kung ano yung nakita natin sa database kanina, yun ang magiging laman niya. Okay? So, try natin. See? Okay. Di ba ito yung laman ng database natin kanina? Itong si Joe, John, saka Jimmy. Okay. Habang pinipindot ko itong forward ng ado, okay? Okay. Bumaba yung arrow natin doon, no? Papansin nyo. Okay. So, yan. Connectado na tayo sa database natin sa access. No? Codeless yan. Wala tayong tinype na code. Ang gagawin naman natin ngayon, habang pinipindot ko to, dapat itong text 1, okay? Ang lalabas dito yung, ba, yung pa, Joe, and T, Antonio, ganun siya, no? So, pag pinindot ko ulit yung forward or next, okay, mapapalit natin yung John A. Baguio. Okay? So, try natin yon. Close ko muna to. Ipindutin ko lang itong text 1. Okay? So, text 1. So, pupunta ulit ako sa kanyang data source. Okay? Ang data source natin is yung ado pa rin, no? Okay? Sa data field niya, okay, pipili ako kung anong mga fields na meron doon. So, ito lahat yung mga fields, no? So, sa text 1, ang lalagay natin na field yung first name, okay, or F name, okay? Sa text 2, ganun din, data source muna. Okay, sa data field naman niya, lalagay natin middle name o M name. Sa text 3, data source ulit, ado. Then, data field, yun naman, L name or last name, okay? So, pag nirun ko to, mangyayari yung unang-unang entry doon sa database natin, okay, lalabas agad dito sa may text 1, text 2, text 3. Mawawala agad dyan. Okay? Then, pag ni-next ko or pin-forward ko to, itong ado natin, mapapalit na rin yung mga laman. At the same time, bababa yung arrow dito sa may data grid. Okay? Let's try. Okay, pansinin nyo, ha? So, Joe T. Antonio. Ayun na siya, oh. Yung Joe Antonio T. Okay? So, pag pinindot ko itong forward button ng ado ko, ang sinapaltan na rin siya, John A. Baguio. Pag nag-next ulit ako, Jimmy S. Kapinpin. Okay? So, yan. Nagawa natin siya without using any code. Di tayo nag-type ng any code. So, yan yung connection using your ado connection by connecting your MS Access,
MS Access Database to your data grid in Visual Basic 6.0. I hope may natutunan ulit kayo ngayong araw na to, at muli maraming maraming salamat sa pagsuporta. Hanggang sa muli, gaya na lagi kong sinasabi, ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng mga teacher or mentor para mag-guide sa atin. Hanggang sa muli, maraming salamat, thank you, and God bless.